magkano nga ba ang aking sahod, ang aking pangalawang sahod sa YouTube? Kung parehas ba sa unang sahod at saka ngayong pangalawang sahod ko is kung parehas ba yung amount na nakuha. So guys, papakita ko sa inyo kung magkano yung aking second YouTube salary. Wow! Hey you guys, welcome back to my channel. And ngayon is January 23, 2020. So kahapon is January 22. So normally isahod ng mga YouTuber kahapon. So ngayon ako nag-update guys kasi ngayon lang kinuha ni Mother yung aking sahod sa YouTube. Ayan. Mother yung kumuha ng sahod ko sa Pilipinas kasi nga wala ako sa Pilipinas. So pwede yung palitan ng pwede mo palitan yung receiver mo sa YouTube salary mo kapag wala ka sa Pilipinas kasi yung YouTube account is naka-address kasi sa Pilipinas. So kaya pinalitan ko na lang yung receiver kaya ginawa ko si Mother na lang yung pinakuha ko ng YouTube salary ko. So ngayon, ayan kahit konting sahod lang yan pero malaking natulong yan. Saan nga ba papunta yung aking YouTube salary? So una, bayad utang. Ayan guys, bayad muna tayo utang. So yung sobrang nakuha ni Mother is binili niya ng ano ng abono. Binili niya ang abono para sa kanilang ano, tanim sa bukid. So, ayan guys, kahit papaano nakatulong tayo, nakatulong ako sa Mother ko, si YouTube nakatulong sa akin. So sana yun nga, sana hindi lang 'to yung huling sahod ko kasi na-demonetize yung channel ko. Actually, na-demonetize yung channel ko is nung ano pa, nakaraang linggo. So, ngayon, suspended yung channel ko ng isang buwan. Sana ma-approve ulit ako ni YouTube para naman sa March is magkakasahod ulit tayo. So, ayun guys, kahit may negative side, so may positive side pa rin kasi nakuha pa rin natin yung sahod natin na December to January. So, ayun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit notification bell para ma-notify ka sa mga next upload kong video. So ayun guys, yung sahod kasi sa YouTube, hindi kasi nagbabase sa kung magkano yung kung ilan na yung subscriber mo. Nagbabase kasi yan sa views mo sa video. Kung malaki yung views mo sa video, is malaki talaga yung sahod mo. Pero kung yung sahod mo ay yung views mo is napakaliit, napakakonti. So ayan, konti din yung magiging sahod mo. Kaya yung mga YouTuber diyan talagang gumagawa ng paraan para mapansin sila, tsaka mag-trending yung mga video nila para lumalaki din yung sahod nila. So ayun guys, wala pa tayo sa point na yan. So darating din tayo diyan at sana ipanalangin natin. Ipanalangin ko na babalik sa monetization yung aking channel. So sa mga kasamahan ko na katulad ko na demonetize, kapit lang, huwag tayo sumuko. Sana ma-approve tayo ulit ng YouTube para makapagpatuloy pa tayo sa paggawa ng mga content tsaka makatulong pa tayo sa ating pamilya. So thank you guys for watching my video.